That's the finest. Hi, Mika. What's up everyone, this is Mika Salamanca. Gusto ko lang pong mag-explain about sa kumakalat na issue sa Twitter and sa Facebook. Aware po ako, nakikita ko po yung mga rants nyo and nakikita ko po yung mga comments nyo. Gusto ko pong mag-sorry sa lahat ng misunderstanding and sa lahat ng maling nakikita nyo po sa internet. Inaamin ko po na nagkamali po ako nung time na dumating po ako dito sa Hawaii and agad po kami lumabas. As far as I can remember, na-settle na po namin yun. Meron po mga nag-report and nag-complain about doon. So yung mga law enforcer po, pinuntahan po nila ako dito sa bahay kung saan ako nagka-quarantine. Sila po mismo yung nagsabi sa akin na you're not in trouble. If you're negative, you can go out, which is sa lahat po ng test na kinuha ko po, negative po ako. So, after nilang pumunta sa bahay, kinabukasan, pumunta na po kami ng hospital para mag-take ng swab test. And yung nakuha po namin result dun is negative din. Sorry po, wala po ako na spread na virus. Kahit sinabi po ng mga law enforcers na you can go out, pag negative ka, nagstay pa rin po ako sa bahay for 14 days. Tinapos ko po yung quarantine ko. Dumating po ako dito sa Hawaii ng July 6. And yung last day po ng quarantine ko is July 19. So, pwede na po akong lumabas ng July 20. Pero para makasigurado po na baka tama nga sila na 20, last day ng quarantine ko, tumawag po kami sa law enforcers ng Hawaii para sa COVID-19. Actually, 5 times na po kami tumawag ngayon. And lahat po sila sinabi sa amin na 19 is, yung last day ko and 20, pwede na po ako lumabas. So last night din po, dumating din po yung police dito para i-clarify lahat. Kung meron po talaga ako nilabag, feeling ko dapat ngayon nasa presinto na po ako. Pero lahat po ng law enforcers na nakausap namin, na sinabi na we're not in trouble and we're good. Yung mga nagpost po sa Twitter and sa Facebook, hindi po sila nag-reach out directly sa amin para magtanong kung bakit ako nasa labas and kung kailan ako dumating. Nagsettle lang po sila sa kung anong nakikita nila sa internet din. Again, sorry po, naiintindihan ko po yung frustration ng mga tao. Alam ko naman po na sobrang serious matter ng COVID. Ito po yung statement ko and ito po talaga yung nangyari. Kung meron po kayo nakikita na parang room and ito po talaga yung nangyari. Kung meron po kayo nakikita na parang
rumors sa internet na kumakalat, please message me directly. Tulad po ng sinabi ko kanina, lahat po settled na po sa local authorities, settled na po sa law enforcers, settled na po. Kung meron pa po kayong questions and kung hindi po kayo naniniwala, yung law enforcer na tinawagan ko na po kanina, yung nagsabi na kayo na daw po yung mag-reach sa kanila. So, ilalagay ko po yung number sa screen. Kayo na po yung magtanong sa kanila kung meron po akong nilabag sa law. Sila po mismo yung sasagot sa inyo. As far as I can remember, yun po yung sabi sa akin. And, yeah. Again, no hate, spread love, guys. Thank you so much for watching. Thank you po sa lahat na nagtapos ng video. Thank you!